Ayan, hello po. Good morning po. Magbabalik muli ang video card repair after 3 months of recording. Okay? So, dagsa po kasi yung ating repair. So, pila natin today ay 27 person. I think 27 person pataas. So, yan yung pila ng repair natin as of today. So, ang after 3 months, ngayon lang tayo magbabalik magre-record sa repair. So, ngayon ay September 26, 2023. Yan, matagal tayong natigil. Yan, kasi guys, dumating na yung ating inatagal na hinihintay. So, matagal na pala siyang nasend. So, hindi pala nakuha. Hindi dinala dun sa location yung ating AdSense sa YouTube channel. Ayan. So, dumating pala siya ay May 2022. So, ngayon ay September 26, 2023 na. So, nga ngayon lang. So, ngayon, na-disable kasi yung add-ons natin, AdSense natin sa ating YouTube channel. Kaya tinigil natin yung pag-upload. Hindi. Kasi, wala na tayo pag-asa na baka hindi dumating yung ating identification pen. Ayan. So far, yun, pinuntahan namin sa post office. Yan, nakuha po namin sa post office yung ating YouTube identification pin. Yan, so, okay na. Ayan. So, may repair tayo dito ngayon. Ito siya, guys. Ayan. Ayan. Ayan, so, let's start. Yung camera natin nasa taas, takluban tayo. Binaba natin yun. So, ito guys yung ating repair. Ayan, from Kaiser Ocampo, from Del Pilar Street, San Rafael, Rodriguez Rizal. Ayan. So, Rodriguez Rizal, via LBC siya, guys. Ayan. So, ito siya. Yung ating repair. Ayan, okay. So, ang pila ng repair natin ay 879. Ayan. So, ito guys, ang problem nito. So, basahin lang natin yung problem. Ang nakalagay na issue dito is problem kapag nakasaksak sa motherboard at tinatry mag-boot, nagkukos siya ng 5 bits sa motherboard. Yun. So, yun ang issue niya. No display siya, guys. No display. Hindi ko alam kung may power or no. No display. So, hindi pa natin siya natetesting. Ayan. So, ito yung i-repair natin. Ayan. So, upon checking, guys, dito, mapapansin nyo. Liquid damage or naihiyan siya ng daga kasi ito part na to guys, so tapos ito, yan yung tama. Ayan. So, hindi natin siya pwede i-testing muna, hindi natin siya i-testing kasi baka masira. So, ang dapat magawin dito ay atin siya munang inspection and i-remove natin yung mga ano niya, screws. Ayan. Ay, naka-seal pa siya guys. Naka-sealyado pa. May seal pa siya. Hindi pa nabubuksan since binili. Ayan. Ayan, kinalawang na. So, yung ating i-repair ay palit GTX 1650 Super. Okay. Hindi pa pala natin na-edit ang address nito. So, this is from Rodriguez Rizal. So, i-edit natin. Ayan. So, Rodriguez Rizal. Spelling natin. Rodriguez. Rodriguez. Rizal. Rizal Province. Yan, address natin. Tapos ang ating title ng nare-refer natin eh. This is Palit. Yan, Palit. GTX. Yan, 1650. Yeah. So, puro live lang tayo nung nakaraan, guys. Yeah, 4GB. 4G DDR6. R6. Yeah, so yan, repair. Puro live lang tayo sa Facebook nung nakaraan, guys, sa loob ng 3 months na hindi natin pag-upload ng mga videos. Ayan. So, ito yung repair natin. Okay na. Ayan, dumi. Oh, may dumi pa siya, guys. So, may dami-dami pa siya. Si hiwit nga natin yung ano, camera. Nagre-reflect siya eh. Pag hindi pa nakahiwit.
Ano ba dapat nakahiwit? Ganyan. Nagre-reflect talaga siya. Ayan, reflection talaga pag ganun. Kahit nakahiwit yung camera. Ayan. So, nagre-reflect pa rin talaga. Ayan. Okay na yan. Ayan, so, kumayat na rin yung kanyang ano, thermal paste. So, klaseng overheated na nawala na. Malapit na masira yan pag ganyan. So, kailangan talaga mini-maintenance din siya. Ayan. Okay. So, start. Start na natin siyang tingnan. Inspection. Sana ma-repair natin to. Para may pang-upload ulit tayo sa YouTube channel natin. So, may bago tayong technician, guys. Ayun, nakikita nyo yung nasa likod natin. So, yan yung ating technician. Yan natin nakakasama sa pag-repair. Liquid damage yan. May mga bagong tools na rin tayo guys sa pagre-repair. So yung dati, wala tayong tools. So ngayon meron na po. May tools na tayong ginagamit. Yan. Mas makikita nyo yung difference. So mas malinaw na yung ating camera ngayon. Ah, yung microscope lang po pala yung ating malinaw. Yung ating camera hindi pa. So yan guys. So inspection natin via microscope. So, microscope. Sana. So, tiraan. Ayan, guys. Makikita nyo, medyo malinaw na siya. Naku, wala na tayong pera dito. Yan lang. Six. Seven. Ayan. Wait lang, wala tayong pera. Yeah, so wait lang for a while.
Ayan guys, may Shopee kasi. Shopee. So inspection. Ayan. So medyo malabo yata. Ayan, as you can see guys, so malinaw na yung ating microscope. Ayan. So, mapansin nyo, mas clear na clear siya. Ayan, sige. Sige, buksan mo na. Ano yan? Ink. Apat yan na ink. Buksan mo na. Ayan, so inspection natin. So, madami. Nakita nyo guys, may mga agi pa oh. Ito. Eh, may mga aso yata ito eh. Aso o pusa. So, baka umihi dito ay pusa. Sibol. Yan. So, may available pa siyang slot kayo. Diba? Pwede siyang gawin 6GB. Pwede siyang i-upgrade. Kaya lang, maraming missing parts pa. So, marami pa siyang idadagdag. Ayan, no? Naihiyan dito. Tagos, lampasan sa kabila. So, check na natin kung may bloated dito. Ayan, no? Naihiyan nga, lampas dito. So, yari yung memory nito. Possible. Kasi yung likod yung tinamaan. Ayan, no? So, yung matagal na rin siyang nagkaroon ng liquid damage kasi yung kanya mga hole ay may kalawang na. Ayan. So, angat natin. Ayan. So, masapansin nyo. Dito siya naihiyan, no? Likod. So, ang tinamaan ay memory talaga, oh. Yung itong isa na to. So, masaklap ito. So, matindi-tinding repair ito. Mas maraming ano, ayan, no? Tinamaan, memory itong likod na yan. Tapos, ito pa. Ito kasi, vacant na to eh. Saka, ito. So, yun lang. So, mapait-pait ito na rin, ano, ng may-ari. Yan. So, kung damage din to, so, malalaman natin yan. Ito po, tinamaan pa to. Data lines. Possible wala yung display. So, ang dami ng tama niya. Ito pa. Ito, may nawala pang pyesa, oh. Putol yung ano niya. CB lines. So, ayan. Pero, may donor board tayo dito. Wala man tong schematic. Eh, wala na tong lines na to. Ano na siya, oh. Putol na. Ito. Ayan guys, wala na siya. Kinalawang na yata to. Naku, kinain na ng kalawang. Tapos dito, may nawawala. Ayan, mga ano ito guys, papunta to ng papunta yan ng GPU chip, ano, mapansin nyo yung linya. Ayan, medyo sensitive yung line tong part na to. Ayan. Kasi yung kabila, mayroon siyang IC. Ayan, mapansin nyo. Yung pinaka tinatawag na ano niya. Sense. So, nandiyan yung IC ng sense. Ayan. Medyo marami-rami. Ito pa. Tinampati chip. Tinamaan din sa likod, oh. So, pag ganito, eh, 50-50 to. Wala na natin. Gamit na tayo ng liquid. Ilagay tayo ng exhaust. So, wala akong face mask. Hindi ako nakapaglagay ng face mask. Okay. So, repairing. So, ito guys, manual ulit tayo, manual. So, ganyan lang ba ako nagre-repair? Kailangan manual. Hindi siya kailangan i-rush. Kasi pag ni-rush mo siya, may natanggal na pyesa. Kagaya nito, no, schematic siya. So, basahin na natin to. Yan, para manual. So, manualin kasi natin yan. Kailangan lang siya mautay-utay.
Sana madali ko pa siya. Ito. Ang kapasitor. Tanggal na. Pag natanggal na ganito, kailangan natin siyang palitan. Layo pa naman ito, Rodriguez. Tanggal na din. Wala na, kinalawang na. So, hindi na magagamit yung mga natanggal na kapasito pag ano. Masira na yun. Kailangan ko lang dito makita yung mga sa mga main ano na niya na tama. Ano natin yung gagana na uli yan. Na special ito, data lines na to. Pag nagkakaroon niya ng conflict, di talaga gagana yan. Wala naman dito. Sana hindi kinalawang yung mga pins ng mga GPU chip ng memory. Kasi pag kinalawang siya, yun na yung mahirap nun. So, tapos nag-shorted pa siya. So, may missing tayo dito. This is capacitor. And this is capacitor also. Linisin natin. Napurol na yung aking drill. Yung dulo. Nagasgas na siya. Kasi yung dulo, ma-fall na. Nalawang na to. Nalawang na ang truck. Pa-display lang natin to, okay na. So, madali na. So, ito may tama.
Ayan, no? So, naihiyan din siya. Itong dito, may possible resistor siya to. Resistor ang nakalagay dito. Ayan, itong dulo na to. Mahalaga to eh. Hindi ako nagkakamali. Mahalaga to. So, palitan ko tong ano, pang drill bit. Pud na eh. Pud na yung dulo. Ah, palitan natin. Marami tayong pamalit. Ito. Kasi ito. So, doon siya eh. Tapos ito. Connection pa dito ang isa. Putol din. So, ikukunik ko lang siya dyan. Tapos pag ganun, so, madali yan.
Okay, kailangan natin siyang lakihan. Lakihan natin ang camera. Zoom natin siya ng sagat. So, malaki na yung pads natin. Tsaga-tsaga lang. Kaya hanap tayo ng donor view. Ah, donor board. May donor board ako dito eh. So, ano yan eh. Meron tayo yan. Ay, patay tayo. Wala. Nakuhunan ko na. 1650. Kailari. Nakuhunan ko na to ah. Kasi malimit ko na yung nare-repair, ganun. Yung capacitor saka resistor. So, ito siya. So, capacitor lang naman pala. Ito. Ay, ito nga pala yan. So, ito ba? Yung iba walang value. So, baka nakunan ko na to. So, testirin natin. Ang value. So, ano to? 99. So, 100 ohms. 100 ohms. Ang value is 100 ohms. Yeah, it's correct. It's 100 ohms. Okay, so wa tayo ng 100 ohms. Tapos yung capacitor, oh, dali lang yun. 100 ohms tayo. Wa tayo, 100 ohms. Sa ating book, so, ito na. 100R. R. Ding dong. So, maglilinya lang ako nito. Dito ko siya padidikitin. Dito natin siya padidikitin. Baliktarin natin para black.
So magre-rewire tayo doon. Okay. Tapos, nadugsong yun at. Ano yan? Oh, sige, sige. Oh. Tapos, huwag tayo na kapasitor. So, kahit siyang parts, pwede naman tayo kumuha ng capacitor. Halos same value lang yung mga nandito na yan. Yan. So, ito kunin na natin ito. May nakalagay naman eh. Malimit itong masira yung ganito. Importante kasi itong lines na to. Yan, base sa mga nare-repair ko na mga liquid damage. So, yan yung tinatamaan, malimit. Napuputo lang supply niya na voltage sa around ano yan eh 1 volts. Mo na. Yan, yung voltage kasi niyan around nagre-range siya ng 1 volts to 3 volts. Yan. Mababa lang yun eh. Papunta yun ng chip yung lines na yun. Malimit ko na yung na-re-repair na sa experience natin. Ay ganun yung ano niya. Issue. Yan, madalas. Madalas pag re-repair natin. So, yun yung napapansin kong issues niya. Pag dead ang supply. Yan. So, kukunin ko lang dito. Wiring pa. So, dami. Dami ng ano niya. Bubuoyin pa natin yung wire. Punta doon. Tapos, balikawin natin siya, guys. Yan. Bakit natin siya binaliko sa tingin niyo? Yan. Tapos, ibibaba lang natin yan dyan. Ayan. Ay, medyo yun lang mahirap-hirap na ano dito. Linyahan. Ako lang tsaga-tsaga lang din. Para maging success. Yan, pwede na natin to guys, i-testing. Sa tingin nyo ba, mag-display na? So, tingnan natin. Ayan, so, totally success agad. Pag ganon. Okay. So, lipat na tayo sa main rail. Sa tingin nyo, working na ba? Okay. Kapag gumana siya guys, ibababad ko na siya tapos ultrasonic cleaner na. Yan, so papakita ko na lang sa inyo mamaya yung stress test.
Konting pagpag. Pero okay lang naman po. Tuyo naman yung das eh. So walang issue yan. Pag tuyo ang das, walang issue. Huwag lang mababasa yan. So test natin siya. Sana hindi umusok. Okay. So, ano gagamitin natin yung camera? Ito na lang din. Ayan. It's on display. Lagyan muna natin sa mga HDMI yung gamitin natin. Ayan. So, dyan natin yung pati-display yun. Dito siya magdi-display, guys. Pag dito, not detected. Okay. Let's power on. Okay. Let's power on. Oops, walang umusok. Yeah, umiinit guys, nag-warm. Tingin nyo, may display. Oh no, walang display. So, ang keyboard, oh, meron siya guys. Let's see, yeah. So, okay na siya guys. It's working. Ayan. Aha, okay na. So, ang ano yun na lang guys, nadagdagan ko na lang yun ang capacitor dyan sa likod. Yung dalawang piraso naman yun guys eh. Tatlo yata o dalawa. So, solved siya. So, issue is solved. So, yun lang yun, guys. Ang malimit kasi yun, ang experience ko, yung pagre-repair, yung malimit dito, pag napuputol yung lights. Mapansin nyo, itong mga donor natin, mapansin nyo, may mga missing ano din siya. So, yan. So, kuha lang tayo ng capacitor dito. Para sa kanyang tinatawag na so, dito lang. Ito yung isa. Missing. Tapos may capacitor pa rin doon. Tapos, ito to isa. So, mahal lang guys. Yan naman guys. Pare-pare siya ng value. Kahit yung kung may malapit yan. So, naano ko na yan. Na-experience ko na yan guys. No need to more explanations. Ayan. So, ito. Iba yata ang modelo to. So, ito. Yan ang kahalagahan guys ng my donor board. So, madali. Madaling i-repair. Madaling mag-repair kapag may donor board. Wag, hindi pwede may nagre-repair si daddy. Wag na, nagre-repair ako. Ayan, so continue. So may display na tayo. So konting ano na lang ito. Manual. Ayan, konting ano lang ito. So konting manual. So, pero kaya na tayo ng ano? Ng ultrasonic cleaner. Ayan. Pero mas the best pa rin yung minamanual na ganito. Kasi nakikita ko pa rin siya after ultrasonic cleaner. Minsan di siya nadadala. So, mas maganda. Hindi nadurog natin. Yung mga dumi na yan. Okay. So, buti buhay itong IC. Itong IC na to. This is 1 volts coil. Yan, yung likod na yan. Sa back. So, tanggalin natin yan. Kasi kakalawangan yan pag hindi natin tinanggal. So, ito. Okay. So, clear. So, dito. So, working pa ang ating GPU chip. Okay pa yan. So, dito lang. Lagyan natin dito na. Saka dito. Okay. Nakugmalikot at ako may ginagawa.
Alis na, alis, alis, alis. Naku, huwag maligaw at may ginagawa ako. Okay, Exos. Tayo dito. Kunin natin to. Dito na tayo kumuha sa malapit. Pares lang naman yan eh. Okay. Mix. Tapos ibababad na natin siya. So, maliit muna. So, medyo maliit lang yung mga capacitor. Mahirap siyang ilagay. So, tsagaan. Kabit na yan pag ganyan. Na naman sa kabila, kabit na yan. Hindi na yan matatanggal. So, dito. Okay na siya. So, may natanggal pa yata dito. Parang mayroon pa isa. I think may kulang pa. Yeah, may kulang pang isa. Okay na. Ayan. So, babad na lang ito, guys. Tapos, stress test mamaya. Okay? So, okay na po yan. So, update ko kayo later after ultrasonic cleaning. So, lalagay lang natin. Maingay yung ultrasonic cleaner. Masakit sa tainga.
hindi na natin susama. So may gagamitin din kasi. Okay, para hindi mababa yung oras. So live tayo nang naka-re-repair tayo. Recorded tayo ng 45 minutes. Okay, so update ko kayo later. Okay? And guys, update sa nire-repair natin. Ito na siya guys, gumagana na. It's working fine. So, na ultrasonic cleaner na din natin siya. At na cleaning na. Ayan, fully clean na siya by ultrasonic cleaner. Ayan, ginamit natin. So, na tuyo na rin natin yan. Ayan, hindi masyado tutok ng camera. But explain ko na lang. So, ayan guys, it's working fine. So, running na siya ng stress test. Pantay na pantay siya guys yung ano. Tapos temperature natin guys, GPU temperature is 66 degrees Celsius. So naka ano yan guys, naka extreme ano na siya. Naka extreme reading na siya. Naka high 8 times yung memory reading. So yan, it's working fine. So ang baba lang ng temperature 66. So yung memory clock natin guys, memory clock is 1500. Ayan, megahertz. And GPU clock is 1655 something ganyan megahertz. So, it's working naman, maayos naman. So, ang speed ng pa natin, 64 lang. Yan. So, yung nire-refer po natin ay DC pallet, 1650 Super, TU116 ang GPU chip. Yan. So, 128-bit, 4GB, DDR6 micro ng memory. So, ayan guys. It's working pa. So, success po yung ating repair. Ayan. So, ang pinalitan po nating pesa ay 1 PC SMD resistor yung pinalitan natin 100 ohms. Yeah, so ang laking bagay ng ano ng mayroong donor board kasi mga walang schematic kagaya niyan, no schematic no world view. So na-repair natin siya via donor board. Yeah, so 100 ohms yung nawawalang resistor saka isang capacitor. Yan, doon na lang din natin kinatas ni alignment natin. Doon na yung linya, hindi na natin mahirapan. Yan, kung wala man donor board o schematic. So, okay na siya. Ayan, so, stress test na. So, pass na po siya. Running na in good condition. So, ang next natin ay may next repair naman ako dito. Ayan, so, okay na siya. Habali, one resistor, 100 ohms, at apat na pirasong small capacitor. So, hindi natin alam yung value, but ginawa natin ay sa same donor lang naman. Then, isang big capacitor. So, value lang naman ng ganong capacitor, guys. Yung maliit is na naglalaro lang siya ng 1.5 volts yung kanyang power supply na dinadumadaan sa kanya. Kasi memory siya eh. Yan, 1.5 volts yung kanyang supply na memory. Okay, so next repair natin, guys, dito ay from Calapan City or Mindoro City. So, ito siya, guys. So, pakita ko lang sa inyo. Okay. So, ayan siya. Ayan. From, ayan guys, ang address niya. Ayan. From Calapan. Ayan ang address. So, ayaw pumukos ng ating camera. Re-reflect. Ayan. Basta maninag nyo naman. Calapan City or Oriental Mindoro. So, Mindoro. Ayaw pumukos. Nakakainis yung camera ko. Ching! Pukos. Ayan. So, yun na guys. So, ayan. Di pa natin na siya bubuksan. So, next repair natin to. Okay? Ayan. So, okay. Success yung repair natin. So, ayan. Continuation na ulit tayo sa pagbablog sa YouTube. YouTube channel natin. Ayan. Ready na ulit. Kasi, okay na ulit yung ating AdSense. Kumikita na ulit. So, ready to earn na. Ayan. Okay? So, 3 months din tayo na nawala sa YouTube channel. Okay? So, yan. So, hanggang dito na lang guys yung video natin sa video repair. So, see you on the next repair. Okay? So, hanggang sa muli. See you next repair. Bye-bye.